Inang matutulo ang mga apostol eh. Pagin naging member ka, pagka ikaw ay tinuruan ng mga apostol, at hindi ka natutulo, hindi ka magiging member ng dyan. Pero kung natuto ka, magiging member ng dyan. At pagkatapos, patuloy kang tuturuan para maging unto a perfect man. Bakit? Kasi nung magkasala ang tao, ayun eh, because of sin, man was called short in the glory of God. Pakibasa Romans 3:23 sa English. Para nakikita natin yung tinatawag na ilustrasyon. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. So makikita nyo, kapag ikaw ay nagkasala, you will come short or fall short in the glory of God. Bakit? Kasi dating may sumpat ka eh. Huli kayo ka ng Diyos, may sumpat ka na you are perfect, sinless, and matuwid. At katunayan, nakalagay yun sa Hebrews chapter 2, verse 7. Ano ang sukat mo? Kung likhain ka ng Diyos. Nakibasa Hebrews 2:7. Siya'y ginawa niyong mababang kaugnay kaysa mga kaysa sa mga siya'y pinag-usahan mo ang pagkilantian at mga karnal. So ang tao, ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel. Meron siyang tupa. Pero nung siya'y magkasala, he was cultured in the glory of God. Nawala siya sa tupa. Kaya ang ginawa ng Diyos, naglagay siya ng mga apostol. Mga propeta, mga evangelist, mga pastor, at mga guro, para ano? Para tumuha dito. Itong mga culture in the glory, itong nawala, itong tao ito nawala sa tupa, turuan sila hanggang saan? Maging perfect muli. Kaya habang tinuturuan ka, ano, ikaw ay nakakabalik sa dati mong sukat. Kaya tunay na ang tao na nawala sa pagiging perfecto, makakabalik siya ron kung ano, kung siya ay mag-aaral. Eh, yung kaligtasan, ano yan eh? Nakukuha yan sa pag-aaral. Hindi yung sa tinatawag na paghawak lang sa mga pastor o sa pakikinig lang sa mga pastor. Tatandaan nyo, hindi lahat ng tao nagtuturo ng katotohanan. Ang nagtuturo ng katotohanan, yung kilala niya, yung kanyang espiritu. Meron siyang unawa sa katotohanan ng Diyos. Meron siyang kaalaman. Pero kung ang tao yung tanungin mo, pinakakayo yung makikita ang loob niya, kung kilala niya yung espiritong nasa kanya, kahit siya pa yung pinakamagaling na mangaral, hindi niya kilala yung kanyang espiritu, hindi siya yung tunay na mangaral. Ang tunay na mangaral ng Diyos, narito na lahat. Basahin lang pag-aralan para ikaw ay matuto doon sa mga bagay na itinuturo para ikaw ay maging sakdal. Makakabalik ba tayo sa pagiging perfecto? Makakabalik kasi yung mga bagay na yan, itinuturo ng pagiging perfecto. Maliwanag na makakabalik tayo kasi ang nakalagay doon, unto a perfect man. Habang tayo tinuturuan, tsaka-tsaka lang, mag-aral ng mabuti, tiyak na matututunan natin ang mga bagay tungo sa ating ikasana. Kaya nga tayo nag-aaral sa secular na eskwelahan, di ba? Bakit tayo nagnanais na makatapos ng kolehiyo, maging professional? Nag-aaral naman tayo eh, siguro eh. Di ba? Bakit? Bakit tayo nag-aaral sa tinatawag na secular school? Para?
kasalanan na to. Gusto ko magtrabaho na kaagad. Pero lahat ng anak ko na katapos, pinagtapos ko naman. Bakit? Bakit kailangan mo? Para matupad yung gusto mo maging. Para matupad yung gusto. Nakabag yung pangarap. Pangarap? Sarawang ang panakal nyo, di ba? Hindi! Para kuma, yung maging maalwa yung buhay natin. Di ba guminhawa? Ganun yung kaya tayo mag-aaral. Kasi alam natin kung tayo makakatapos ano, mayroong magandang buhay na darating sa atin. Ganun din sa pag-aaral. Sa panal na kasulatan. Kaya tayo mag-aaral para ano? Abutin natin yung ating isa sa mga bagay na nasa atin natin. Yung pagiging perfecto. Kailangan mo mag-aaral. Kasi kung hindi mo mag-aaral, hindi mo makakabalik sa dati mong kalagayan. Hindi mo makakabalik sa minimit-limit mo buhay ng malamang. At sayang! Sayang yung pagpunta nyo rito! Ha? Kaya pag nandito kayo, mag-aaral tayo. At sa pag-aaral, kailangan meron kayo ano? Siyempre, meron kayong parang Ferrari doon. Meron kayong? Bible. Meron kayong panunglar. Meron kayong sulatan. Para sa ganun, yung napag-aaralan nyo, di ba sa secular napag-aaral? Pag nag-aaral ka ng Bible, meron pa? May bagka pa nga nun eh. Ha? Meron ka sulatan, laki. Meron ka papel, may notebook na. Ha? Ha? Mo yung pinakamahalaga. Pinakamaliit na yung 150. Eh, nung kami sinusente po. Totoo yun. Kasi sa 5 naman marami kami. Ang bago ko, 5. Ewan ko, inabot ninyo. Sigurado, si Sister, at ako pareho, halos kami na kami yun. Ganun talaga, mahunan lang nun. Pero ngayon nga, talaga, galit pa kung binigyan mo ng 150! Ulong mundo! Hindi na lang yung mga anak ko, hindi gano'n. Wala eh. Nandiyan lang kayo. Ha? Kaya, kung tayo'y mag-aaral, lakang tayo, kaya natin ang pagkakas. Dahil meron mga nagtuturo. Pastor, Propeta, Evangelista, Pastor, at hindi ako nagtuturo sa inyo. Ang nagtuturo sa inyo, yung mga tao nakasulat dito. Merong 12 apostol, napakaraming propeta, napakaraming ebanghelista, merong pastor, o yung matanda. Pag sinabing pastor, matanda yan. Kaya lang dinagay na pastor, kasi pag sinabing pastor, di ano? Anong ginagawa ng pastor? Ha? Feeding the lamp. Sila yung ano, nagpapakain. Ha? Sa spiritual natin kailangan kailangan tayong pakainin ng pastor. Ha? Ano ba spiritual natin kataluhan sa Diyos? Kalagayan sa Diyos? Yung ating pagkataong loob. Di ba? Kailangan nga, ano nyo? Kailangan nyo? Pagkainin! Di ba yung physical natin, kaya natin pinakakain ito para ano? Para mabuhay at lumakas at mabuhay. Di ba? Ganun din yung spiritual natin katauhan. Kailangan natin nga itong tinatawag na pakainin. Ang nagpapangayon yung mga pastor, hindi na kayo may pastor. Sa'yo yung nagpapakain sa kawan. Tayo'y kawan ng Diyos. Ang iglesia ay kawan ng Lord, ng Diyos. Hindi nakalimutan ko, sorry ha. Ang iglesia, kawan ng Diyos kasi. Kaya